Ano ga? Kamusta? Hello guys! This is Ide of Ano Ga Vlog. Yan. Guys, naisip nyo ba na sana madaling ibigay yung URL or yung web address ng channel nyo? Ibang tipong kapag may humingi, hindi mo sasabihin na www.youtube.com/c/channel/uc78321wk. Ganyan. Ang hirap, di ba? Ang hirap. Hindi siya madaling tandaan. Naisip nyo ba na sana minsan madali lang siya tandaan para madaling ibigay sa mga nakakakilala sa iyo or sa mga gusto mong dito. Or minsan ba naiisip mo na sana merong branding or pagkakakilan lang yung sarili mong channel? Luckily, pwede yan mga tropa. Pwede yan. Paano? Ito yung tatalakayin natin ngayong araw. Pero bago yan, kung bago ka lang sa channel ko, please help me click subscribe pati yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod na videos na i-upload ko. So, tatalakayin natin ngayon kung paano magkakamero ng pagkakakilanlan yung channel mo. Stay all throughout the video para malaman mo yung dalawang bagay na magbibigay ng identity sa channel mo. Kung makapapansin mo, ang web address ay consist of several letters, characters, at minsan may mga symbols pa. So, napakahirap niyang tandaan, di ba? Hindi kagaya ng www.google.com, www.youtube.com. Napakahirap niyang tandaan. But then, YouTube provides something na pwede kang magbigay ng sarili mong identity or URL under the YouTube name. So, paano ba to? Para naman sa custom URL mo, kailangan pumunta sa iyong channel. Then, i-click mo itong burger menu sa left, upper left side. At magpunta ka sa setting. Then, go to advanced setting. So, yan. So, currently, nakaset na yung custom URL ko. Ang problema dyan, kapag nakaset na yung custom URL mo, hindi mo na siya maaaring palitan or baguhin. So, dapat be wise and be careful sa pagpili ng magiging custom URL mo. All you have to do is, kung wala ka pa dyan, wala ka pang custom URL, bibigyan ka ni YT, ni YouTube, ng option para gawin ito. Dito mo rin siya makikita. So, yan. Currently, hindi ko na siya maipapakita sa inyo kung paano ko ginawa kasi meron na siya at hindi ko na siya maaaring alisin. And again, meron siyang requirements nga pala na dapat at least may 100 subscriber ka na at meron ka ng 30 days sa YouTube. So, ganyan po ang paggawa ng custom URL. So, kagaya ko, pwede mo akong search sa www.youtube.com/c/anogavlog. Ang daling tandaan, di ba? Compared to www.youtube.com/channel/UUCCW3587. Ang hirap tandaan kung gano'n, di ba? At ayan na, may custom URL ka na. So ngayon, madali mo nang may bibigay sa tao or parang, alam mo, parang napaka-professional mo kung sasabihin mo na you can go to my channel at www.youtube.com/c/anogavlog. So parang ang formal, di ba? Parang ang ganda, parang talagang wow, kakaiba yung channel niya. So, I hope magawa niyo yun guys para maging unique din yung URL nyo. And again, be wise and be careful sa pagpili ng URL dahil once mo lang magagawa yan at hindi mo na mapapalitan yun. So, the next na ituturo ko sa iyo is yung branding. So, kung mapapansin nyo, lahat ng video ko sa YouTube is meron siyang tinatawag ng watermark. But then, I did not made it while I'm doing the video. Every time na mag-upload po ako ng video, automatic may watermark na siyang lumalabas from YouTube. So, paano ko ba siya ginawa? Ituturo ko rin po sa inyo. All you have to do is go to your YouTube channel, then go to your YouTube studio, then makikita mo yung setting dito, click mo siya, then may option ka na pagpipilian dito and you have to choose the channel, go to the third tab which is branding. Ayan, kung makikita nyo, meron na siyang nakalagay ng watermarks. Paano ko ba siya ginawa? So, tanggalin natin para ipakita sa inyo. Ito yung original setup niya kapag wala siyang watermark. You have to choose the image na inedit mo, which is naka-PNG siya or GIF format na may sukat na 150 by 150 pixel or less than 1 MB. Which is normal naman na kapag 150 by 150 pixel lang siya is less than 1 MB yung sukat niya. I-stress ko lang dito na it should be 150 by 150 pixel. So, hindi maaari siya na 150 by 149. Dapat perfect square siya na 150 by 150 in order para tanggapin ni YT na watermark siya. So, all you have to do is choose image.
Then piliin mo yung image na inedit mo. In this case, yan, may ilang image akong inedit dyan. So ito yung pipiliin ko. At yan na, meron ka ng watermark. Ngayon may option ka dito kung gusto mo siyang ilagay sa end ng video mo, sa custom custom beginning ng video mo or sa entire video mo. So ako pinili ko na gusto kong nakikita siya sa entire video ko para medyo talagang matandaan siya or makilala talaga siya. So yan ang aking ipinili. But again, it's up to you kung saan mo siya gustong makita lamang. Then if you are done, just press save. So yan. Kung pupunta tayo sa isa sa mga video ko, hindi mo na kailangang maglagay ng watermark sa lahat ng videos kasi automatic meron na siya kapag naglagay ka ng branding. So yan, isa. Then click natin sa next. So yan, kung makikita nyo automatic, meron na talaga siyang watermark kahit sa ang video nyo, kahit dun sa kaluma-luma ang upload na video nyo pa, may watermark na siya na nagpapakilala na yan yung channel nyo. O diba guys, alam nyo na yan kung paano maglagay ng watermark sa inyong YouTube videos. Ang isang kagandahan nito is, bukod sa nagbibigay ng identity sa channel nyo, kapag tumapat yung cursor sa watermark na yan, lumalabas yung subscribe at pwede ka na nilang i-subscribe instantly. So ayan guys, hopefully may natutunan kayo sa akin at magawa nyo rin sa channel nyo. At para doon sa mga baguhan, again, para maabangan nyo yung mga susunod na videos and tutorial ko, pwede nyo akong i-subscribe at i-hit yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod na uploads natin. We will tackle about YouTube, editing, and everything na pwede natin gawin. Thank you guys! See you on my next video! Ano Gas, signing out. Bye!